Chakadal, hindi ba nakakatakot siya? Ang kwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang manika sa Japan na may milagro o may kakaibang nagaganap. Nagsimula ang kwento sa taong 1918. Isang binata na ang pangalan ay Eikichi Suzuki. Bumili siya ng manika upang ito ay regalo sa kanyang 3 taong gulang na kapatid. Ang pangalan ng bata ay si Kikuko o Kyoko. Ang manika ay talagang nagustuhan ng bata. Kaya naman, lagi niya itong kasakasama kahit saan siya magpunta. Kahit sa pagtulog, kasama niya ito. Pinapakain niya, hindi niya ito nilulubayan. Ngunit, may trahedyang nangyari sa bata. Ito ay unti-unting nagkasakit. Una ay nagkaroon lamang ito ng sipon. Ngunit, di kalaunan, binawian na siya ng buhay. Ang manika ay tinago ng kanyang pamilya upang sa pag-alaala sa kanilang pumanaw na anak. Ito ay kanilang dinadasalan. Ngunit, di naglaon ni meron silang napansin sa manika. Napansin nila na mayroong kakaibang nangyayari pagkat ang buhok ng manika ay tila humahaba. At sa takot nila, ito ay binigay nila sa mga monghe sa templo ng Minenji. Pinasuri daw nila ito sa mga siyentipiko. At ang resulta, ang buhok daw ay mula sa isang buhok ng bata. Magpasa hanggang ngayon, ang buhok daw nito ay patuloy na humahaba. Marami din ang nagsasabi na minsan nakita daw nila ang manika ay pabuka-buka ng bibig. Sa ibang kwento naman, ay meron daw talagang sumpa ang manika. Meron daw isang matanda na gumagawa ng mga manika. Ito ay sa parte ng Shizuoka, Japan. Ang manika na gawa ng matatanda ay hindi ganun kaganda. Madalas itong nilalait ng mga bata. Kaya naman, ang matandang babae raw, eh ito'y totoong nagalit. At lahat daw ng kanyang manika, pinulungan niya daw at nilagyan ng sumpa. Kung kanino raw mapupunta ang manika, ay magkakaroon ng matinding sakit. At ang matanda ay binawian ng buhay. Ang kanyang manika ay ibinenta sa iba't ibang parte ng Japan. Kaya naman, baka maaring ito ang nakuha nung 3 taong gulang na bata. Ngunit, walang makakapagpatunay kung ito nga raw ang kwentong ito ay totoo at merong koneksyon sa pagkamatay ng bata. Ano kaya ang sa tingin ninyo? Hanggang dito na lang muna.